Para sa mga Tri-Bureau applicants na nabigo at hindi nakaabot sa quota, always remember. For everything there is a season, and a time for every purpose, under heaven. Don't be discouraged, because things are not happening as fast as you like. All seasons serve a purpose. Kaya kung sa tingin mo na para na talaga sa'yo, ngayon pa lang kapatid, paghandaan mo na ang susunod na cycle of accepting of applications. Seven tips and advice para maging smooth ang pag-process ng inyong application sa Tri-Bureau. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na kay Bumbero TV at i-like ang video na ito at mag-comment kung ano pa ang inyong mga karagdagang tips and advice para sa mga interesadong mag-apply sa Tri-Bureau. Halina't simulan na natin. O, ba't gusto maging pulis? Gusto po maging pulis, sir, para makatulong sa... Saan? Sa kapwa! Ito ang 7 tips na makakatulong sa inyo as applicant para maging worth it ang oras at effort ninyo sa pag-apply. Unang-una, dapat mong ihanda ang mga documents na isa-submit mo during first phase. Mag-ipon ng budget for your documents. Para hindi ka ma-short sa budget or mabaon sa utang. 5 months before the application, dapat naka-ready na ang iyong bulsa. Siyempre, masahe ka, di ba? Masahe mo, pagkain mo, may mga kailangan ipa-photocopy. Yung mga gastusan mo lang dyan, yung mga pagkuha ng mga requirements, yan. Ang alam ko, medyo mahal dyan yung, ano, yung PSA, 200 plus yata, di ba? Tapos siyempre, yung mga ibang ano pa, certification. Tapos siyempre, iba-iba rin naman ang lugar niya kung saan mo kukunin, di ba? Iba yung pagkukuha mo ng NBI. Tapos strike ka na naman dun sa kukuhaan mo ng police clearance, sa mga sedula. Tapos iba na naman kukuha mo ng court clearance. Ganun. Lalo na kung nagkukommute ka, mahirap, di ba? Kung ilan ba dapat yung kailangan ipon para sa'yo, kasi nga, depende sa layo, depende sa ano, sa lugar. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung kung may ipon ka. 20,000, malaki na yun. Mga 30, malaki na yun. Kung may chance kayo na makapag-ipon, maganda rin yan. Ipon-ipon kayo ng konti para at least hindi rin mabigla, di ba? At least kung mag-a-apply ka na, meron ka ng hugot-hugutin dyan sa wallet mo na pamasahe, mabilisan lang, pamasahe, pagkain mo. Hindi ka na manghihingi masyado sa parents mo o kung kanino man. Pero kung wala ka talagang maipon, dahil wala ka naman pang trabaho, di ba? Maghanap pa ng ano! Ng tao na susuporta sa'yo, no? Financially, na makakatulong. Maglambing-lambing ka na dyan sa mga mag-anak mo, friends mo. Pangalawa, simulan mo nang kumain ng mga masustansyang pagkain. Sabi nga sa kasabihan, what you eat is what you are. Pag mali ang mga kinakain mo, yung katawan natin mabigat, kaya tinatamad din tayong gumalaw. Hindi ka naman talaga tamad, hindi lang maganda yung mga kinakain mo. Hindi ko sinasabing kumain ng mga mahal, kasi kadalasan yung mga mahal, yun din yung mga mabigat sa katawan. Napakaraming pagkain na mura, pero natural, at yun yung mga nakakasipag, magaang sa pakiramdam. Paano mo malalaman kung mali yung kinakain mo? Once nakainin mo, pakiramdaman mo kung sinisipag ka ba after mong kumain o tinatamad ka. Ngayon, pag yung kinakain mo after mong kainin, tinatamad ka, inaantok ka, wag mo nang kainin next time yun. At yung mga pagkain na pag kinain mo, ang gaang ng pakiramdam mo, mas lalo kang sinisipag, yun ang kainin mo ng kainin. Ang bawat katawan ng tao ay iba-iba. Iba-iba tayo ng chemistry. So hanapin mo yung pagkain na nakahulog para sa'yo. Kung ang pinapasok mo lagi sa iyong katawan ay puro junk food, magiging ganun ka rin, unhealthy and not physically fit. Pangatlo, iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Bilang sa hindi maganda ito sa iyong kalusugan kundi makakaapekto pa ito sa iyong pag-iisip. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagbagsak mo sa neuropsychiatric at medical exam. Ang alak po may alkohol. Ang sigarilyo, meron pong mahigit na 3,000 kemikal na nakakalason. Bakit merong mga tao na hindi mabubuhay ng walang alak at saka sigarilyo? Kasi po naging addict na, nakaka-addict po yung alak, nakaka-addict ang sigarilyo. Pang-apat, kung meron kang tato sa katawan, ngayon pa lang ay dapat mo nang alisin yan. Dahil masasayang rin lang naman ang iyong oras at pagod sa pag-apply kung meron kang kolorete sa katawan. Mahigpit na ipinagbabawal po yan.
Nanindigan si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi sila maaaring tumanggap ng mga aplikante na may tato sa katawan. Yung mga nagre-react dyan, sorry lang talaga dahil meron kaming minimaintain na standard. Base daw kasi sa mga medical practitioner, hindi na maaaring mag-donate ng dugo ang sino mang may tato sa katawan. By medical advice, hindi na sila pwedeng mag-donate ng blood. Yun. Now, yung mga elements namin na napalaban, syempre, pagkakailangan nilang dugo, ang una namin hihingan, mga elements din namin. Panglima, ugaliing mag-exercise. Huwag masyadong maging comfortable sa buhay. Dapat laging physically active ang katawan. Sabihin na nating nakapasa ka at papasok ka na sa madugong training. Sa tingin mo ba ay makakaya mo ang training sa loob kung hindi ka physically prepared? Ano ba kasi mga napansin nyo ngayong agility compare sa nakaraan, sir? Marami ang excited pero hindi naman naka-perform. Yun. Bakit? Kasi puro lang tanong kung kailan ang recruitment. Hindi naghanda. Kailan nakita mo yung nag-push up, sit-up na babae? Oo, sir. Na kayang-kaya niya. Isang taon daw, sir, ha? Isang taon siya. Irrespective kung kailan ng recruitment, pero isang taon na siya nagpa-practice. Itong mga ito na nandito ang iba, kasi recruitment ngayon, last week lang nag-practice. Mm-hmm. Hindi naman pwede yun. Pang-anim ay mindset mo na ang iyong utak na ang papasukin mong trabaho ay hindi basta-basta lang. Ngayon pa lang dapat nagmamanifest na sa sarili mo ang pagiging bumbero, pulis, jail officer, o malasundalong galawan at pag-iisip. Bakit gusto maging pulis? I want to become a police officer, sir, because first, I want to serve and to protect for our country. And also, I love helping others, especially people in needs. Second, this is my ultimate dream to become a police. And third, I wanted to have a decent and stable job. And lastly, I want to make my parents, my family, and myself proud. At para kompletuhin ang mga tips na sinabi ko, ang ikapito ay matinding disiplina sa sarili. Kung ikaw ay 21 years old ngayon na nag-a-apply, 56 ang retirement, so meron ka bang 35 years na ito ang magiging pamumuhay mo. Pagsusot ng uniforme, discipline, pagsasaludo. So handa ka ba na yun magiging pamumuhay sa susunod na tatlong dekada? Huwag yung kalimutan na mag-review ka man o hindi, pero mas maganda mag-review ka. Pero kapag meron kang tiwala sa Diyos, alam mo magiging karapat-dapat ka sa pagpupulis. Tiyak, magiging pulis ka kahit ayaw pa ng mundo. Ha? Palakpakan! Good luck and Godspeed. Don't forget to put your comments below and like this video, mag-subscribe kay Bumbero TV at i-click ang notification bell para ma-update lagi sa mga susunod pang videos. Thanks for watching.